dyan. Hi, guys. Palagay ko, alam ko yung binabalak nyo. Ah, magre-recycle kayo, no? Correct ka dyan, Kuya Chris. Yung bala ko dito ay puputulin ko dito sa taas, tapos bubutasan dito sa baba, at gagawin ko siyang flower pot. Uy, okay yun. Good idea, ha? Galing. Pero teka, ba't parang Kuya Rod, nalilito ka? Eh, kasi si Myrtle, okay na siya sa mga bote niya. Eh, ako, di ko alam gagawin ko dito sa mga takip ng bote. Ang dami masyado. Kuya Rod, alam mo, hindi problema yan. Oo, may kilala ako na tatanggapin niya lahat yan. Talaga? Bakit, Kuya? Nagre-recycle din siya? Aba, hindi lang siya nagre-recycle para sa gardening, ha? Pero, ginagamit niya ito pang art. Malupit to, guys. Ha? Kilalanin natin ang Pinoy Bottle Cap Artist dito sa... Bilibabols! Hi, Rener. Musta dyan sa Cebu? Okay naman, Kuya Chris. Mayang buntag sa tanan diya sa Manila. Mayang buntag, Rener. O, kwento mo naman sa mga iBilibers ang kakaibang art mo. Oo ba, Kuya Chris? Okay. Ikaw bahala sa art, ako naman sa science. Mamaya, ipapakita ko yung connection, okay? Pero ngayon, eto na si Rener Cabatas, ang nakakabilib na bottle cap artist ng Cebu. Hi, iBilibers! Ako si Rener Cabatas, 21 years old from Toledo City, Cebu. 2019 lang nung umpisahan ni Rener ang kanyang art gamit ang colored pencils. Pagkatapos, nag-level up siya sa pixel at emoji art. Noong 2019, I started making music art sa Minecraft or gamit ang colored pencil. Gumagawa rin ako ng emoji art. Pinoy Pride athletes, Manny Pacquiao at meron ding Hollywood idols. Nakakabilib din ang kanyang emoji art ng singer na si Ariana Grande, kung saan gamit niya ang 25,232 emojis. 2020 naman, nung sinubukan niyang gawin ang art niya IRL, in real life, gamit ang isa sa mga material na meron sa sari-sari store nila, bottle caps. 2020, sa start of pandemic, sinubukan kong gumamit ng bottle caps for my art. Marami kaming bottle caps kasi may maliit kaming tindahan. At nahasa ako through self-study, practice at syaga lang at pinagbuti ko ang napili kong medium na bottle caps. At para sa mga army, hindi yung sundalo kundi yung fans ng BTS, siguradong magugustuhan nyo ang mga obra niyang ito. Pinakamahirap ko pong ginawa ay si Bella Porch using bottle caps. First attempt ko po yun at umabot ako ng 7 hours sa paggawa. At dahil nakakabilib ang kanyang bottle cap art, pinusuan ito ng maraming netizens. Noong 2021, nag-post ako ng bottle cap art video ko sa TikTok at di ko inakalang mag-viral ito. Marami ang namangha at nagustuhan nila ito. Sa ngayon, meron na po akong 500,000 followers online and for now, I'm always active sa TikTok and it's my way for exposure sa art ko. Iba ka talaga, Rener. Kasi yung akala natin na basura na, eh, nagagawa mo pang art na maganda. Diba? Pero teka lang, may request naman ako. Isang malupit na bottle cap art made exclusively for iBilibers. Pwede ba? No problem, Kuya Chris. Para sa inyo ito kasi araw ng kalayaan ngayon. Astig! Saludo talaga kami sa'yo, Rener. Ha? Pati sa lahat ng bayani natin, gaya ni Bonifacio. Ang technique na ginawa ni Rener ay Pointillism. Inumpisahan ito noong 1886 ng French artists na sina Georges Sunra at Paul Signac. Gumagamit ng science of optics sa Pointillism sa pamamagitan ng pagpinta ng libo-libong maliliit, hiwa-hiwalay at magkakatabing tuldok ng unmixed colors. May lilitaw na image kapag pinagmasdan ito ng malayuan. Kumbaga, nagbe-blend ang maraming tuldok into a complete image sa isipan natin. Ganito rin ang science sa images na napapanood natin sa TV, computer, and cellphone screens, kung saan ang pixels o picture elements sa screen ay katumbas ng dots sa Pointillism painting. Sa kaso ni Rener, mga takip ng bote ang gamit niya bilang tuldok. I believe. Dagang salamat, Kuya Chris.
gikan dili sa Cebu, Happy Independence Day kanatong tanan, iBilib.